balita. Tumutok na. Narito na sila. Alex Santos at Big Galing Lima. Magkasama na. Lima Santos. Santos Lima sa DWIC. Good morning, Philippines! How are you? It's a nice Wednesday. Batina tayo. Hoy! Hindi na ho stereo ngayon. Hindi na ho dalawang speaker. Mono na ngayon, mono. Mono. Balik tayo sa mono. Eh, maganda ho yun. Nag-iisa na lamang ho ang house speaker ngayon sa 18th Congress. At we congratulate House Speaker Lord Alan Velasco. At sana... Wala ka bang palakpak dyan, winner? Sana madali ka ng interview na yan. Diba? Ay, Tori. Sana madali ka ng interviewin ngayon. Oo nga, pare. Ano mo, ang dilim ng anong video natin, no? Oo nga, no. Ano nangyari? Kulang. Parang kulang ng kuryente dito. Nga, parang nagmukha kong ano, mukha tayong Chicano. Di ba? Ano nangyari? Ayun. Ayun. Ano nangyari? Oo nga, paano nga kulang? Parang nahinaan ng O. Ayun! Kailangan po pala mapindot-pindutin pala. May loose connection pala. Thank you. Ka pa. Ayun. So, ulitin natin. Meron na tayong bagong Speaker of the House. Oo. At sa bandang huli pala, paring Vic, magkakaayos rin pala. Sa hinaba-haba nga ng prosesyon, ng katotihan, Pinatagal pa. Oh. Para may kulay. Yun. Kasi walang excitement pag nakita mo ang Lakers pinapanalo ng isang beses ang Miami. Para may ano. Actually, dalawang beses. Dalawang beses ba? Oo. Pinasabik ang tao. Oo. Ano ba tayo tawag doon? Pinag-init ang ulo. Pinag-init ang ulo dahil tayong naapektuhan. Dahil nga ho, tila hinostage po. Ano ba happen now? My question is, bakit ibinalik ulit yung budget? I-review ba? Ay, maaaring ni-review dahil ang nag-aproba ho nung second reading ay yung mga tauhan po ni Cayetano. kung ako ba naman ay bagong upong speaker, dapat busisihin ko ulit. Akala ko ba minamadali? Akala ko ba pinamamadali na ng Pangulong Duterte? Hindi. So bakit back to basic? Hindi, kailangan siguro rin na tingnan ng kasalukuyang speaker. Ano ba yung inapurbahan ninyo no second reading? Ikaw naman, Lodret. Hindi mo na mga nagkabukot. O mamaya, yung yopur-yopur, ilan lang na yopur-yopur. Oo. Oh. Hindi ba? Dapat ho yan, iba. But at any rate, dapat ho, panindigan ngayon ng Kongreso, natapos na yung... Intramural sila. Intramural nyo, yes. Yung speakership issue, tapos na yan. Okay. Oh. Pero dapat na pagtuunan ng pansin ng ating po mga honorable elected officials. Number one, ang unahin po ninyo ang kapakanan po ng taong bayan. Okay. Yung inyo po mga constituents sa bawat distrito niya. Yan po ang hindi nyo dapat tanggalin sa inyo pong isipan. Oh, number two, tumigil kayo. Dahil kayo po yung mga honorable, ibalik ko ninyo ang sense of statesmanship. Yan. Naintindihan ba ninyo yun? Baka ilan sa kanila ho, hindi nakakaintindi ho nun. Yung pagiging statesmanship, dapat to likas na ho sa inyo ho yun. Automatic yun, pare. Dahil kayo po'y tumatakbo bilang mga elected officials. Automatic pero, yun. Nawawala ho yung inyo pong pagiging ganun. Dahil nga, may mga sarili kayong interest sa buhay ninyo. Kanya-kanya. Kanya-kanyang agenda kasi. Diba? Yan. Forget about the people. Forget about the constituent. Tama. What is important is my agenda, my purpose. Hindi ho ganun yun. Naku, tandaan nyo ho, ha? Malapit na ho eleksyon. Yeah. Malapit na eleksyon. Totoo. Mukhang yung pong nagsagawa ng mga paligsahan ho dyan at problema ho sa House of Representatives, huwag niyo hong asahan ng taong bayan po ay papabor sa inyo. Wala po yun. Siguradong markado na ho kayo. Oo. Ha? Sa inyong pinagagawa ho dyan. Kumbaga sa passport, pagpapasok ko ng port of entry, welcome to America. Pero, meron ho kayong konsuelo ho dyan. Mga tatakbo ho sa mataas sa posisyon sa pamahalaan sa darating pong halalan. Dahil nga, ang Pilipino po ay madaling makalimot.
problem. Yun lang. That's a problem. Eh, kaya akong trabaho, ang trabaho ko po, kami ni Parem Dick dito, uulit-ulitin namin. Yung nangyari po nung mga buwan ng Oktubre, siguro September hanggang Oktubre ng taong 2020. Sino ba ho yung mga naglapastangan sa kagandahan pong institusyon ng House of Representatives? Yun! Uulit-ulitin namin yan. Sigurado ho yan. Ngayon ka mag-conduct ng survey sa mga tanggapan-tanggapan ng gobyerno, I doubt kung makakakuha ng magandang grado ang Congress. Tama, tama. Hindi ba? Kung ang Pilipino, madaling makalimot, sinasabi mo, pagdating ng eleksyon, madaling makaalala yan. Yeah. Pag may again, madaling makaalala. Hindi ba? So, sige. So, ngayon, si Speaker Velasco na po may hawak na ho ng pamalo ho dyan. Speaker Velasco, hindi ho yan lisensya na kayo po ay happy-happy na dyan, ha? O hindi. Nandiyan pa rin po ang taong bayan at titingin sa inyo kung ano po magiging performance inyo. Because in fairness to the former speaker, yes, Alan Cayetano. Mataas ang kanyang ang performance rating siya. Yeah, that's right. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 77%. Parang something like that. Mataas yun. In fairness to Speaker Cayetano, marami siyang naging accomplishment. Binanggit ko rito yan. Bibigyan naman natin ng credit naman eh. Baka naman yung mga ibang tao riyan, nung nakaupo na, nabigyan mo na ng mga chairmanship yung mga galabay mo, forget about everything. Ngayon. Hindi ho. Mas marami ho ngayong ini-expect ang tao sa inyo dahil kayo ho'y nagpupumilit na umupo riyan. Which is, well, again, may agreement eh. Sige, fine, may agreement. Pero it's now is the time to shine. Tama. Di ba? At doon po sa mga bumoto, ilan yung parang Dick? 186. 186. Yung 186 na yun eh. Pero yun daw ang 186 yung binasa ng Secretary General ng House of Representatives. Pero habang tumatagal at na-install na siya as House Speaker, abay dumami! Umabot na daw ng 200 plus ang bumoto sa kanya. Ano ko ba? Siyempre, bago. Alam mo naman yung iba ho dun, yun po yung nagsabi sa kanya na, alam mo ba yan siya, no? Si Congressman Velasco? Tamad yan eh. Hindi naman pupunta dito yan eh. Pero nung dumami na yung bumoto. Bumaliktad sila. Actually, nagbibiro lang. Di ba ikaw nagsabi na tamad si Congressman Velasco? Ako nagsabi? Ako? Alam mo bang ang sabi ko sa kanya, Congressman, huwag ka nang pumasok sa session hall dahil magkasakit ka dito. Hindi ko sinabi na tamad ka. Biglang baliktad, no? Pakitanggiraso kayo, ha? So, yung pong mga galamay dati ho ni... tama ba yung term ko? Galamay. Yung mga dati hong alay ho ni Speaker, dating Speaker Cayetano. Nasa na kayo? Oo nga, no? Oo, hindi nagpakita sa session hall kahapon eh. Wala. Si Cayetano made the Facebook live dyan sa labas, kalye. Sa kalatahan. Doon sa barangay nila, doon sa lugar nila, na hinati sa dalawang distrito. Yun. Diba? Para, kaya na po mo eh. Let's be part of the solution. Binabagit ko yung kay Cayetano, he wants to be part of the solution, go ahead, fine. Sana, doon din sa kampo ni Velasco, sinabi naman niya, I'm reaching out my parang reconciliation hands. Tama. That's okay. So, buo ulit ang majority po ng kamera ngayon. Pinarating-rating niyo pa kay Presidente, pinatagal-tagal niyo pa, ganun din pala. Kaya nagtatanong ang ilan, bakit nga ba nakashade si Presidente nung hinarap niya itong dalawa? Walang basagan ng trip. Hindi, iniisip nga ng iba, baka siguro ayaw na niyang makita eye to eye itong dalawa na ito. Wala kayong kakwenta-kwenta. Sabi ni Presidente. Ako, ang analysis ko lang, sabi siguro ng Pangulo, isuot ko nga aking mata dahil ayaw ko makita mga mata ninyo dahil kapag tinitigan ko kayo, ibang sinasabi ninyo eh. Baka mag-init pa ulo ko sa inyo. Suotan mo. Tama yan, Mr. President. Mas maigi na ho yung through your words, through your voice, may parating ho ninyo ang inyo pong kailangan hong gawin ho sa ating bumayan. Manalaytay sa kanilang mga dugo yung mga sinasabi ng Presidente na ayoko nang makialam dyan. Dalang sabi kasi, kung hindi kayo makuha sa tingin, tatakpan ko na lang po aking mata.
Hindi kayo makakuha sa tingin. Hindi ko kayo titignan. Ayan. Di ba? Ayun. Eh, kawawa naman, oh. Kawawa naman, oh, ang taong bayan. They have to pass it within this week, ba? Yung budget? Oo, dapat. So, dapat. By November 16, dahil yun po ang recess na nila, kailangan, oh, nasa ano na ho yan? Nasa lamesa na ho natin Pangulong Duterte. And make sure yung budget na yan, ibinalik nyo after the second reading, binalik nyo ulit to square one. O hindi naman, sabi mo nga. Siguraduhin yung sisilipin nyo kung merong hindi ka nais-nais dyan. Baka mamaya dyan, kaya nyo ibinalik, eh meron kayong nakali. Op, it's my turn! Yan, yan. Diba? Op, alos kami to audit. Inagay ang mga insertion na gano'n. Siguro, gawin yung pantay-pantay. At kung ano ho yung pinadala ng budget department at ng mga kanila pong mga bawat kagawaran, siguro, isipin nyo ninyo na ito yung mga prioridad doon ng ating pong executive branch. Right. Diba? Nabanggit mo yan. Yeah. Kasi sinasabi nila noon na yung mga galamay ni Speaker Cayetano ay napaboran sa mga budget-budget. O yan, okay ako dyan. Sige, silipin niya kung totoo yan. Tama, tama. Kung totoo yan. And this time, patunayan nyo na hindi kayo ganon. This time, ito, equal-equal ngayon. Yes, so. Diba? Huwag nyo naman tanggalin. Huwag nyo naman tanggalin. Siguro, awas-awas lang. Huwag naman siguro yung lampas langit po ang binigay nyo sa kanila. Baka kanyan. Hindi, ipantay-pantay niyan. Kailangan no, pantay. Alam mo makikinabang dyan? Yung mga walang kibo sa Kongreso. Yes. Diba? Tahimik na kumita pa. Diba? At siguro yung mga tumulong ho kay Speaker Velasco na para maluklok po siya. Chairman. Na leader ho dyan. Chairman. Eh, isa ho dun sa mga nabang... Sino ito? No? Yung mga nag-distrong ka ho ng pinto. si Tevez pala, locksmith. Diba? Pati si Congressman Mangudadato, si Toto. Si Toto? Oy! Manong Toto! Nagkasabay kami minsan. Ang ginawa ho nila ay mga hindi bold moves, bald moves. O nga, dalawang kalbo yun. Tatlo kaming kalbo. Hindi ba? Bakit? Dinustro mo kayong pinto. Eh, sarado eh. Nang speaker? O, sinirado yung ano eh. Ah, ganun? Oo. Oh. Ayun. Locksmith pala si Tevez, saka si Toto. O, sana po ay maging matiwasay na ang ating pong House of Representatives. Oh. Dahil kung hindi... isusumbong ko kayo sa pulis. Isusumbong ko kayo kay Lieutenant General Elazar na nasa linya na ngayon po. O, yan. Batiin na natin. Good morning si Lieutenant General Guillermo Elazar, ang Joint Task Force COVID Shield Commander. General, magandang umaga po. Alex Santos, Vic Limao. Morning, sir. Yes, magandang umaga sa iyo, Alex. Vic, ganun din po sa mga nakikinig sa inyong programa. Unang-una ho, tumaas ba ang crime rate sa NCR this past few days, General? Well, yung pong sa ulat ng NCR at siya may narinig natin na may bahagyang pagtaas. Pero sa atin po kasi ang monitoring kasi ng Joint Task Force COVID Shield ay sa buong Pilipinas at categorized sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Uh-huh. At sa atin po kasi ang rate na ang ating pong pag-monitor is base dun sa ating sitwasyon nitong ating pandemic. Correct. Alam nyo, sa 210 days na mula nung March 17 na nagkaroon ng... lockdown sa buong Pilipinas, particularly sa Luzon. At itong 210 days na ito, ito basically 7 months, 7 times 30, di ba? At kung ikukumpara natin yan doon sa 210 days before, itong ating quarantine, bumaba ng 46% ang krimen sa buong Pilipinas. 44% yan sa Luzon, 50% ang binaba sa Visayas, at 44% sa Mindanao. Ang ating pong on daily basis, pag in-average natin yan, eh, nung dati po, nung 210 days before the pandemic, nag-average 175 crimes per day. Itong 8 focus crime natin, dito po, itong during the quarantine, bumabas sa 95 crimes per day nationwide. Yung pong lahat ng mga 8 focus crimes na ating pong tinututukan, itong murder, homicide, physical injury at rape para sa crimes against person, at sa crimes against property naman, itong robbery, theft, karnapping ng motorsiklo at pati na ibang sakyan, lahat po sila ay bumaba. Ang pinakamalaking bumaba actually po yung nakawan. Yes. O yung robbery and theft ay talagang 60% po at binaba. At para naman dun sa mga karnapping na motor, ng ating motor vehicle, ay 63% para sa motorsiklo at 57% naman ang sa other vehicle. So, kung titingnan naman natin yung within this period of 210, alam nyo, normal kasi na dun sa ating kasagsagan ng lockdown na MECQ, ay talagang... mas mababa ang krimen. Nagtala lang siya ng 66 crimes per day. Yeah. Pero habang lumuluwag tayo,
Ayan po tumataas at ang monitor natin sa buong September eh umabot po sa 98 crimes per day ang average natin. Unlike dun sa start ng ECQ na 66 per day. Pero ikumpara mo naman dun sa 175 crimes per day before the quarantine, eh malaking pagkakaiba po yung pagbaba ng ating krimen sa ngayon. Okay, so na-identify ho ninyo kung saan po lugar ang mataas, no, which is NCR. So ngayon po, General, saan ho ninyo na-attribute po itong pagtaas po? Is it nararamdaman ho ba ng ilan po natin mga kababayan ang hirap po sa buhay kaya nakakagawa sila ng krimen? Kung sa ating pong assessment, eh basically talagang malaking contribution or contributory itong Metro Manila at Luzon. Pero gusto ko liwanagin na yung sinasabing pagtaas nyo yun, kinukumpara natin yan sa nakaraang mga linggo o buwan. Okay. Bahagyang-bahagya lang po pagtaas doon. Pero kung titingnan mo pa rin itong trend natin for this pandemic, kagaya sinabi ko nga, 46% ang binaba nitong 7 months na ito compared dun sa last 7 months before the quarantine. At kung may bahagyang pagtaas man yan, kasi nga, lumuluwag po kasi tayo eh. Normal yan na lumuluwag tayo. Pero, kung ikumpara natin nga, ibang-iba na ang sitwasyon ngayon. Una, dahil sa meron tayong mga checkpoint na nakalatag. Hindi man masyadong marami sa Metro Manila kasi binabalansi natin yan. Ayaw natin na magkukos ng further traffic yan. Isa pa, yung police visibility natin sa mga areas kung saan andyan po ating mga kabayan para magbantay tayo at mag-obserba ng mga hindi sumusunod ng mga quarantine na regulation. Nakakatulong po yun kasi police visibility siya. At isa pa, napakahalaga nung pinapatupad nating mga curfew during night time sa mga non-workers. So, yun po yung yan yung masasabi natin na magandang naging resulta pagbaba. Pero yung bahagyang pagtaas, dahil nga lumulubog tayo from ECQ, naging MECQ, naging GCQ, at eventually MGCQ, eh sa pagdami at pagtaas ulit ng economic activity, normal na tataas. Pero hindi na pwedeng bumalik yan sa dating sitwasyon before the pandemic dahil mas magandang latag ng ating seguridad sa ngayon. Well, ang ano nga dyan, ang medyo nakakaano riyan, paluwag na ho tayo ng paluwag, that is the problem now. But at any rate, again, gusto kong sabihin, nandiyan pa rin naman ang pulis eh, para umalalay eh. Pero ang napapansin ko, kami ni Alex, nag-uusap nga ho kami kanina, General, itong mga nakamotorsiklo, may babarilin, may ho. Sa Valenzuela ho, nangyari ho yun. Umpin, yung Valenzuela, di ba, mm-hmm. May namatay pang pulis sa Umpin. Yung mga ganon, General? Yes, Big and Alex, talaga namang even before the pandemic, eh talagang may mga ganyan. At yun ang gusto natin malutas talaga. Yes. While it is true na ang purpose ng police, una, to prevent crime. Oh, at kung talaga makalusot, to solve the crime, di ba? Uh-huh. Well, anyway in the world, talagang yung krimen meron dyan. Pero mabuti na lang at nababawasan siya. Pero intention natin, eh talagang huwag siyang mangyari. Uh-huh. Kaya nga, lalong pinagbubuti ng ating mga police, sa direktiba na natin ni Chief Pintuin at si Jel Cascolan, na talagang magbantay. At kung makalusot, eh dapat po maimbisigahan natin maayos yan. No. Alam nyo, totoo sinabi nyo kasi nag-viral yung iba't ibang mga insidente na kung saan nakita natin itong mga blatant disregard. Well, talagang nakita natin yung talagang pagnanakaw, pamamaslang. Mm-hmm. Eh, well, it is true, hindi naman po bago yan, pero ang pangit at hindi maganda makita yan. Kaya nga, we hold our unit commanders to the ground na responsible para masolve nila yan. Dahil, kung hindi man siya na-prevent at talaga nalusutan, in spite of the efforts na ginagawa, siguro dapat dagdagan pa yung effort para hindi maulit yan. At dun sa mga nangyari na, gawa ng kaparaanan naman para ma-resolve yan. At humingi tayo ng tulong sa ating mga kabayan naman kasi napakalaking bagay itong mga CCTV, mga report na nagba-viral dahil ito ay dagdag na information for us. Uh-huh. At maging basihan natin sa pagsasagawa ng investigation. Pero General, is there a need to review yung mga initiative ninyo? Maaring yung mga kriminal, basang-basa na ho ang inyo pong mga ginagawa. Actually. Baka pwede sigurong palitan ang estilo para at least mabubulagarin po itong mga kriminal na ito, sir. Yes, Alex and Vic, continuing naman yung ating evaluation ng ating mga effort. Kaya nga yes, meron tayong tinatawag nating enhanced Managing Police Operation or MPO. Uh-huh. Kasi every now and then, nire-review natin yung ating effort for this last week mm-hmm. compared with the previous period para malaman natin kung saan ba nagkaroon ng kaunting
kaunting problema dyan, ano ang challenge dyan, ano ang dapat gawin para susunod, ma-prevent natin ito mga naobserbahan natin na kaunting pagkukulang. So, continuing po yan, at tama ka sa, makaasa po kayo na ang ating pong bagong pamunuan, ang ating CPNP, ay nakatutok po dyan. At lahat naman po ng ating mga bagong mga opisyales na nanunungkulan, ang lahat ng kanilang mga intention is ma-improve, pabutihin, pagandahin yung ating mga operational protocols para mas maka-adjust tayo sa sitwasyon. Lalo na, at itong ating pandemic nga, ay iba ang sitwasyon din, but just the same, pinag-aaralan po natin yan. Makasa po kayo sa patuloy nating pag-evaluate. Siguro yung mga malalaking negosyo rin, ano, General, tsaka Alex, medyo mag-upgrade na rin sila ng mga video-video cam nila, CCTV, because I am sure we will be having a hard time identifying these people because of the face mask and the face shield. Yun, no. Diba? Maghuhudi pa yan, sa gabi patitira yan, napakahirap po i-identify nun. Kahit ma-super sumo yung mukha, di ba, General? Magpi-PPE pa yun. Magpi-PPE pa yun, di ba? Big, alam mo, totoo yan, itong sitwasyon natin ngayon. Hirap. Marami tayong mga modification yun, na ginawa. Siguro, titingnan mo, siguro a decade ago, few years back, yung CCTV, hindi po, kumbaga hindi lahat meron. Oo naman. Naglabas ng mga ordinansa ang ating mga iba't ibang LGU at na-require ngayon. Yung iba for compliance lang. Pero, years went by, talagang in-improve na pati itong resolution ng mga CCTV resolution. Dahil hindi pwedeng yan is compliance lang doon sa requirements sa inyong business. Pero importante for prevention, lalo na sa solution ng crime. Kaya nga po, kung titingnan ba natin, talaga namang yan ang kailangan natin sa solution ng ating krimen. At pati naman ang ating pong government sector, in particular ang ating PNP, nag-improve din po sa ating capability. But basically, malaking tulong po siyempre yung mga private establishments, pati na rin yung mga residential houses natin, na meron naka-install na hindi lang basta CCTV, kundi maayos at reliable na pwede natin pagkunan ng impormasyon at ebidensya pag tayo po ay nag-iimbestiga. Alright. Okay, General, ito hong inilabas pong anunsyo ho ni Secretary Roque kahapon na tila luluwagan na ho dahil marami na daw hong mga pasaherong lalabas dahil nga ho dun sa one-seat apart na lamang. Nagdaga na yung mga publiko. Marami na hong mga lalabas. Paano ho yan? Hindi ba ho kayo mahihirapan ho dito sa Joint Task Force sa didisiplina ko sa ating mga kababayan, sir? Vic and Alex, for the past 7 months, yan naman po yung trabaho ng Joint Task Force COVID Shield, pati na rin ng PNP, na kung ano man po yung panuntunan or ilalabas na guidelines ng Interagency Task Force, yun po ay ating susundin lamang. Kaya nga po, nakaantabay lang kami. Kaunting adjustment lang po yan, kasi yung one seat apart, mas madali po actually implement yan, kung tutuusin ha, kaysa dun sa magsusukot ka pa ng 1 meter . Kasi makita mo lang, may pagitang isa, okay na yun. Yes. So, mas madali for us. And tayo po ay nagtitiwala sa mga rekomendasyon at desisyon ng mga nangangasiwa at nanunungkulan dito po sa Interagency Task Force at sa ating Pangulo. Dahil yung pong naman kanilang rekomendasyon at desisyon ay base sa pag-aaral. At ang winaway naman po dyan, hindi lamang po yung sektor ng seguridad, kung hindi pati na rin yung kalusugan at lalo na ang ating ekonomiya. Kaya siguro yung mga tao, mag-self-regulate na rin. Yung kagaya ng sinasabi namin ni Alex, hindi ka naman kailangan lumabas, hindi naman importante lakad mo. I mean, kung lahat ng mentalidad ganun, hindi magiging marami tao sa kalsada eh, di ba? Yun naman po yung ating inaasahan na sa ngayon. May papel na tao. Doon sa 7 buwan na ating pinagdaanan, dapat natutunan nila itong mga dapat gawin. Kaya nga kumbaga, niluluwalagan na binibitawan na kasi parang second nature na natin, paglabas ng bahay, ano ba ang mga dapat gawin? Itong ang minimum health requirement natin, 7-7 na yan, di ba? Magsuot ng face mask, magsuot ng face shield, hindi dapat magsalita. Ito yung pag nasa labas sa transportation, di ba? Yes. Hindi dapat kumakain, dapat po hindi ka symptomatic, dapat ino-observe mo yung naghuhugas lagi ng mga kamay at saka may adequate na ventilation. So lahat ng ito ngayon idinagdag na doon sa mga requirements na kailangan natin. At naniniwala po tayo na kaya natin gawin to. Hindi pwede po tayo tago ng tago na lamang kasi nga malaking bagay yung ekonomiya na ngayon ay naandun na tayo sa sitwasyon na talagang wala na dapat makompromise. Ito pong ekonomiya, kalusugan, pati na rin yung seguridad, lahat po yan nakasalalay na sa ating kooperasyon at collaboration. Alright. Sige po.
General, thank you so much po for your time dito sa DWIZ. Ingat po, sir. Maraming salamat, Alex and Vic. Mabuhay po kayo, magandang umaga po. Si Lieutenant General Guillermo Elizar po, ang commander ng Joint Task Force COVID Shield. Parang bago ka lumabas ng bahay, isipin mo kung may plano ka man, kailangan ko ba lumabas? Importante ba yung pupuntahan ko? Or makipag-chismisan ka lang. Eh, huwag na. Alam mo, ang dami ko pa rin nakikita eh sa pagdadrive natin araw-araw. Marami pa rin talaga yung walang mask, walang social distancing. Nagtataka naman ako, yung mga lugar na ganun, parang wala ko nababalita ang nagkakasakit. Mga nakahubad, mga walang face mask, naglagay ng face mask pero nasa baba. Ay, hindi ho face yun, chin mask ho yun. Hindi kaya sila po ay hindi nakikinig sa ating pong Pangulo. Nakikinig sila kay Donald Trump. Parang ano yan eh. Parang yung mga bata, pag nakikita ko sa mall, sa escalator, parang pag ano, hindi ko pa kayo nanonood ng balita. Yung mga batang pinapabayaan sa escalator, yung mga naiingipin. Kahapon nga, may nakita ako, naka-face shield. Nasa likod, no? Mamatay man ako, naka-ganyan. Hindi ko alam kung sinasahod niya yung ulan at walang tubig sa kanila. Nakaganyan, no? Gusto kong tawagin. Aliga. Mga, dapat siguro gumawa. Mag-ina. Siguro gumawa ng ano, no? Ng mga video, ano ulit? Tawag nito? Video. Yeah, yung mga parang ano. Oh, ito po ang tamang pagsuot ng face shield. Diba? Dapat ganun. Ganun. Ah? Nandito sa likod. Ang dami ko na. Alam mo, minsan kahit yung mga mall na malalaki. Alam mo, hindi mo rin masisisi. Ang hirap din, Alex, maglakad na naka-face mask. Minsan nakaganyan. Nakakahilo rin eh. Pero minsan. Siguro, once na may makakalapit kang tao, ibaba mong ganyan. I-ano mo lang, para makahinga ka lang, mabigyan ka ng break. Kasi mahirap din eh. Pero pag ikaw ho ay nasa maraming tao, wala talaga yung mga, sorry ha, yung mga squatter area na dinadala. Wala pa rin, Alex, walang social distancing. Totoo. Talagang nakahubad, walang mask, walang shield. At kung mag-usap pa, parang napaka-importante nung pinag-uusapan nila, yung dikit na dikit na ganyan. Parang napaka-importante. Tanong naman eh, who you? Di ba? Who you? Baka siguro isip po ng ilan mo natin mga kababayan na hindi tayo tatamaan dito sa diba, mga si informal Presidente settlers. Diba si Presidente Duterte, nagtataka, bakit yung mga nasa squatter area wala nagkakasakit kaya ng COVID? Dal immune sila or malakas ang kanilang pong resistensya. Pag nagbabaha sa Araneta, yung mga bata nagsiswimming, binabalita ka bang na tetanro, na cholera? Wala eh. Hindi ba? Parang hindi ko alam. Kaya nila nilalabag lahat ng mga protocols. Pinahinindigan nila talaga. Pinahinindigan. Sabi nila, matatag kami. kaya mga mas na yan, face-in, wala yan. Para kay si Trump, kita mo si Trump. O, in fairness to Trump, clear na daw siya. Well, mag-ingat pa rin. Naku, ang nakakatakot ho rin, yung jamba. Yun ang nakakatakot dyan, yung jamba, di ba? Dahil hindi naman namimili po ang COVID eh. Walang forever, tandaan nyo, walang forever. Kita niyo isa, walang forever. Pinalitan na siya kahapon. Iba na, naibalik pa rin. Well, anyway, pamiyawa sa amin po pagbabalik, pag-usapan nun natin, ito malapit sa bitukan nila parang big, yung kuryente ho. May anunsyo kanina, kahapon. Parang sa hearing yan eh. Ang ating pong Energy Regulatory Commission na chairperson po dyan, si Ma'am Agnes de Banadera. Ang sabi, maglalabas daw sila ng advisory para sabihan po ang mga distributor, utilities. Na wag muna magpatupad ng disconnection. Kaya ay miyata niya sinabi sa hearing sa Senado. Pero sa, Committee on Finance. Nung isang araw kasi, ito hong Meralco, aba, ito na. Matatapos na yung moratorium namin ng putulan, tsaka singilan. Malapit-lapit na eh. Ano ba? Di ba? Ano ba? Ayun, buti na lang, nandiyan si Ma'am Agnes de Banadera. Ay. Saldari agad tumigil ka. Ay, mga ganun. So mamaya po, inibitano natin si Chairperson Agnes de Banadera. Susubukan namin na makausap po siya. Para sigurado. Oras po natin, alas 6.29. Sabi ko sana, alas 6.29 eh. Alas 6.29 ho na umaga, kami po ang Santos at Lima sa 882. Alex Santos po, todo lakas na. Big Kalil Lima, ano meron sa'yo? Uy, Simbang Baklara, ha? Todong balita pa. Santos Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIZ. DWIZ. Mga komentaryo at hagupit. Mga kontrobersyal na balitang mainit. Santos Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIZ. Ay,
nagbabalik po ang Santos at Lima, Lima at Santos sa 882 sa oras na alas 6.33. O kuha muna tayo ng report mula sa labas ng impilan. Si Patrol 45, Paring Raul Esperas, ano ito, sweeper flights going to Antique. Paring Raul, good morning. Good morning, Paring Alex at Paring Vic at mga kaibigan. Nakatakda ang sweeper flights sa patungo ng Antique at Dumaguete. Sa pinalabas na impormasyon ng Manila International Airport Authority, ang unang biyahe ay nakatakda ngayong araw na ito patungo ng Antique galing ng Maynila, ganap na alas 9, sakay ng PAL Express Flight 2P4205, sakay ang mga locally stranded individuals. Susundan nito ng alas 10.35 ng umaga, patungo naman ng Dumaguete galing ng Maynila, sakay naman ng mga LSI, ang commercial flight o chartered flight na Cebu Pacific Flight 5J625. Ang pagbalik naman na sweeper flights galing ng Antique ay bandang alas 12:10 ng tanghali, sakay ng PAL Express Flight 2P4206. At ang pagbalik galing ng Dumaguete, pabalik ng Maynila ay ang Cebu Pacific 5J626, bandang alas 2:10 naman ng hapon. Ang sakay ng mga ito ay mga bawang mga locally stranded individual na na-stranded sa probinsya o di kaya dito sa Maynila, kabilang na mga turistang dayuhan na naapektuhan pa rin ng pandemya ng COVID-19. Raul Esperas, Patrol 45, nagulat ng pinamaytodo ng DWIC. Thank you, Paring Raul. O ito, Paring Vic, ha? Good news naman ho tayo para ho sa ating pong mga motorista. Good news. Oy, malapit-lapit naman ho matapos itong Skyway Stage 3 project ng ating pong DPWH. Katuwang po ang... Ito yung conglomerate San Miguel Corporation ni RSA, ni Boss RSA. Ito yung FLEX, NLEX. Yeah, connecting. Linking North at South Luzon Expressway. Meaning, kung po. Ikaw eh, ngayon eh, tumatravel, ng, galing ka ng Magallanes, pupunta ka ng, papanya, Balintawa, Caloocan, it will take you 3 hours. Ano daw yan, ha? 17.93 kilometer stretch itong proyektong ito. 18, linking natin. Southern and Northern Luzon. Luzon, babiruin. And now, it will take you only 20 minutes from NLEX to SLEX. So, kung ikaw eh, maluwag na ang panahon, gusto mo mag-overnight sa Tagaytay, bukas punta naman tayo ng Clark. So, walang problema, hindi ka maiinip. Sabi nga, tama, sabi mo 15 minutes, no? Magallanes to Balintawak will only take you about 15 minutes. Mga ganun. Balintawak to Ninoy Aquino International Airport will be only 15 minutes also. That's correct. Grabe, no? Yung mga papunta ng airport, yan ang importante riyan eh. Yung link na yan, ang mga importante ho riyan, yung papunta ng airport, papunta ng pier, Makati. Mapunta ng Makati. Yan, yung mga business area. Lalo na itong Valenzuela to Makati, oh. 10 minutes lang daw. Oh, isipin mo, Valenzuela to Makati. Ang laking ginhawa ho noon, tapos yung inyo pong mga kargado ho ninyong krudo man yan o gasolina. Oh, makakasave ka. Makakasave ka dahil nga hindi nakastall ang inyong mga sasakyan sa traffic. And on the other hand, ang EDSA, madidi-congestion kasi kukunti ang magiging sasakyan, mag-asampahan yan doon eh. Totoo, diba? Ang problema, kung yung lahat ng nasa EDSA, sumampa lahat doon. So, ganun din. Susubukan nila lahat. Susubukan nila lahat yun. Hindi, pero may toll yan. Yeah, meron may yan. May toll yan. Yan dahil... Yun ang makaka, ano yan. Pero... It's a private, ano ito, effort to eh. Fine with me. Yeah. Kung ang biyahe ko naman eh, kapalit yung 3 oras totoo. Magiging. Sabihin mo nang 1 oras na lang. Sige, 1 oras na natin lagay. Hindi ba? Compared to 3 hours, hindi pa tayo nag-uusap ng may ulan nun. Malaking, ano? Malaking bagay malaking ho yan. Malaking ginawa ho yun. Tandaan ninyo yung pong pag-aaral ng Japan International Cooperative. JICA. Yung JICA. JICA. Ibiruin mo, ilang porsyento or ilang bilyones pong nawawala sa ating kinikita. I think it's 26 billion diba? A day. Nang dahil lamang po sa heavy bigat na traffic na yan. Actually, in fairness nga ngayon, medyo hindi na ganun kagrabe EDSA eh. Magmula nung inilagay yung linya ng yung bus lane. Yeah, oo. Hindi na ganun kagbigat ngayon balagbag, eh. Eh, diba? Dahil rin siguro sa pandemya. Dahil din sa pandemya. And aminin na natin, talagang ang traffic dati sa EDSA ay dahil sa mga balagbag na mga bus. So, may mga busado rin talagang drivers. Yun ang ano natin, harapin natin yung katotohanan. Hindi ba? Yung mga nakabalagbag na bus, yan ang dahilan yan. Alam mo, ang ganda ng mga efforts ng itong triple P, no? Yung public-private partnership. Partnership. Dahil nga ho,
Para gumanda ho ang mga infrastructure natin. Correct. Pinabubayan ng gobyerno ho yan sa mga pribadong sektor. That's alam correct. Mo bakit, parang Vic? Ang haba kasi ng PC nila sa utangan. Oh. At saka good credit standing. Yeah, good credit ang ano nila dahil kilala ho, diba? Tulad niyan San Miguel. Oh. Ang laki ho ng ano niyan ng kumpanya yan. Hindi sila tatakbo ho sa kanilang utang. Babayaran nila ho yan. At saka alam mo, at walang gastos nitong gobyerno. Nakita mo, example, buti na lang meron at meron kagaya ng isang Ramon. Ang totoo. Nakita mo ba yung airport sa Tiklan lately? Yeah. Naku, eh, yun maganda yun. Yung paglumuan. Pag lumanding ka sa airport sa Tiklan ngayon, pag nagawa yung airport noon, parang wala sa Pilipinas. Naku. Tingin ko nga, Guam eh. Oo. Para kang wala sa Pilipinas. Paglapag mo pa lang daw sa ano, meron na naghahanda ng ice cold beer. Yun, ice cold beer. Hindi ba? Buti may mga ganyan. Yung, ano, yung katulad ni Ramon Ang na walang hinihintay na kapalit, walang... Look at the airport sa Bulacan. Mm-hmm. Yun. Nabigyan na. Aprobado na yun. Nabigyan na ng ano? 50-year franchise. Ha? Oh? Para sa San Miguel Airport, Aero City. Dapat lang. Oo. Dapat lang. Dahil nga ho, gagawang airport city po yung Bulacan. Ilan taong gagawin 2030 ba? Oo, matagal-tagal pa yun. Pero... It will take 10 years. Pero antayin nyo yan. Ang makikinabang ho dyan, ating siguro mga future generation natin. Mga biyahero natin, if you will have na iya, meron ka ng Clark, meron ka pang Bulacan, isipin nyo yung division ng mga taong mag-i-influx sa na iyan, di ba? Luluwag na. Oo. Di ba? Wala na hong... Pero ako parin, Vic, maabutan ko pa yung airport na yan. Dahil by that time, 60 years old ako nun. Sana abutan ko pa. Ako, abot mo yan. Oo, pag may awaan Diyos. Oh. Anyway, gusto ko makita yan at makapagbiyahe na tayo at makapunta na tayo ng ano, banda-banda riyan. Lang LA. Oo. Sa mga Citadel, Vallejo, puro outlet yun ah. Citadel, Vallejo, at makapunta na kami ni Jen sa Gutemba. Outlet pa rin yun. Oo nga, nakakamiss talaga, no? Ang lumabas ng bansa. Pero tiis-tiis lang, lahat po yan matatapos, di ba? Lagi po natin tandaan, kaakibat po ng ating pag-iingat, naturalmente, unang-una, panalangin. Mm. Diba? Yun, tabla sila lahat doon sa panalangin. Okay, balikan natin, parang Vic, dahil hindi ho, wala pa ho sa ating pong linya ng telepono si okay, Chairperson no? Agnes de Bernadera. Pero, ang sinasabi nga ho niya na, dahil nga ho, maglalapse na ho tong tinatawag na moratorium para ho sa ating pong mga consumers. Ha? Sa pagbabayad doon ng kuryente, ang sabi nga ho ng Energy Regulatory Commission na kung maari, no utilities disconnection during the pandemic. Kaya hindi pa naman ho tapos ang pandemya at in-extend pa nga ho ang ating pong state of emergency or state of calamity. At dito naman sa mga electric company natin, for example, Meralco. Yeah. Lapag automatic na yun eh. Common sense yun eh. May pandemic nga eh. Parang, oy, matatapos na yung moratorium sa putulan tsaka sa singilan. Mm-hmm. Back to ano na kayo, bayad na kayo ng normal. Hindi pa nga, wala pa nga trabaho. Pero in fairness naman sa Meralco, sabi nga ni Dumanadero sa mga tao, kung may pambayad kayo, magbayad naman kayo. Totoo, dahil kinonsumo ho ninyo yun eh. Oh, magbayad kayo. Huwag naman ho, isipin ninyo na dahil pandemya, gratis. Hindi na kayo magbabayad. Naku po, huwag. Hindi pwede yun. Oo. Magbabayad pwede naman Meralco yan eh. Pwede naman tingi-tingi. Uh-oh. At hindi pwede ho yung wala ho kayong babayaran dahil dapat, nagamit na rin po ninyo yung kuryente. Right. And not only that, ha, dapat yan, pati Bangko Sentral ng Pilipinas maging aware because of the interest in payment sa mga credit card. Oh. Hanggat may pandemic, hanggat may quarantine, hanggat may state of emergency, automatic na dapat yun. Dapat wala na tayong pinag-uusapang at the end of October, at the end of... No. Until there is a situation, di ba? Dapat ganun ng ano, tulungan, bayanihan nga eh. Oo, so ang atin pong inaantay dito pa rin, Vic, kay Chairperson de Bernadera, kailan mo ilalabas po, Chairperson, itong advisory, dahil itong inaantay ho natin po mga consumers. Ura-urada yan eh, baka unahan sila ng Meralco, maningil na maningil at magputol eh. So dapat meron ho diba? Ibibigay, ilalabas po na order ho yan from the commissioners, para at least, ito po yung magiging pananggaho ng ating pang mga kababayan. Ano na, hearing kahapon sa Committee on Energy? Ano yan, more on sa budget pa rin ng ERC. Which is si Madam Amy Marcos yata ang nagtanong sa... Same thing with MWSS, Manila and Manila. Lahat po yan, topo-topo yan.
Same thing with the Sky Cable. Yun. Yung Sky Cable, parang may uniforme. At a certain time, nawawala. Parang bakit ganun? Dahil ba, yan ba, nag-defer ng bayad? Nag-installment ba ng bayad? Wala ko natatandaan. Ano nangyari sa Sky Cable mo? Nawawala? May oras, ha? Umaga. Napuputol-putol. You are not connected. Ah, ganun. Umaga, ha? Alam mo, isang problema niyan pa rin, Vic. Tawagan mo sila, palitan mo yung ano mo, yung... Bago na. Oo. Yung maliit na. Ah, okay. Maliit na yung box ko. Minsan, kung luma pa ho yung inyong top box ninyo, minsan, pupugak-pugak ho yan. Oo. Dahil hindi na ho yata nakakasabay dun po sa technology. Kaya sabi ko nga, nagbabayad naman ako eh. Buti pa rin ito, pwede kong banggitin yung kaya. Sa ano, iba, memo ko eh. Pag ano, tinanggit mo. Anyway, di ba? Konting ano naman, konting konsiderasyon. Hindi naman ho namin tinitiwa yan, binabayaran namin yan eh. Ngayon, subukan mo si ano, si Senator Sirwin Gatchalian, dahil siya naman ang Energy Committee Chair ng Senado. Mga pwede natin siya tanungin kung ano ba ang pwede nilang resolusyon or utos dito sa ERC with regards ito sa pagbabayad ng kuryente. Eh, alam mo, buti pa yung mga ano eh, yung mga airline, parang in-extend nila yung grace period ng mga rebooking-rebooking, or refund-refund, or voucher-voucher. Buti yun, nakakaintindi. Yeah. Yun hong iba eh, wala eh. Wala ho kayong awa eh. Atam, di ba? Sige, magbabalik po tayo, alas 6:44 na po ng umaga. Alex Santos, Totong Lakas na. Vic De Leon Lima, Totong Balita pa. Santos Lima. Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIC. DWIC. Mga komentaryo at hagupit. Mga kontrobersyal na balitang mainit. Santos Lima. Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIC. Marami ho tayong mga reklamong tatanggap, paring Alex. Ito rin malapit sa sikmura ng mga taong ito. Napakarami ho ngayong mga restaurant na ini-encourage at take out. Fine. Alright. Walang problema yon. Better. Safe yun eh. Yeah. Pero meron ho mga establishmento na kapag kayo ay nag-take out, naturalmente, ayaw nyo tumagal sa labas. Gusto nyo, you want to get out of it right away. Mm. Kukunin mo yung order mo. Pagdating mo ng bahay, mali ang order mo. Naku. Mali ang order mo. Hindi ba? Dahil sa ano, pamamadali? Hindi ko alam kung talaga sinasadya nila yun or baka ang iniisip ko. There was a time, umorder kami ng pancit Malabon. Oo. Diyan, sa may Katipunan. Eh, syempre, ayaw nang tumagal sa labas. Kami ni Jen. Mm. Pancit Malabon, nagkikrave kami. Pancit Malabon, ang sarap. Mm. May kalaman si ikaw, may... Pagdating namin sa bahay, pancit bihon ba? Ang iniisip ko, baka yung hindi nakuhang order nung una... Na ibigay sa inyo? Hindi! Hindi na binalikan, hindi na binili, ibinigay sa amin. Naku. May mga ganon. Isa pa! Oo. Yung mga hamburger chain na yan, bibili ka ng worth mga 45 trillion pesos na order ng breakfast. Oo. Walang tissue, walang kutsara, walang ketchup. Alam mo, minsan napikon ako talaga, binalikan ko eh. Sabi ko, anong ginagawa nyo sa ketchup? Sinusubi nyo? May points ba yan? Pag sinubi nyo yung mga ketchup. Huwag mo tayo manluloko, kaya hindi tayo umaasin sa tasabi ko. Yung servisyo ninyo, palpak. Pero yung mga pangalan ninyo, ang hirap i-pronounce, pero pa-islang-islang kayo ng pangalan, pa-ingis-ingis kayo. Pero yung servisyo nyo, my God. Ay, naku, kawawa ho yung mga tao. Biro mo, nagbayad ka dun sa produktong gusto mo. Pagdating mo ng bahay, iba. Siguro ang lessons learned na dapat ho dyan, bago kayo umalis, inspeksyonin na lang ho ninyo. Ah, ngayon, para iwas ho ano, problema. Pag may dala na akong magnifying glass. Pansit ba talaga yan? Okay. Gulat ka, no? Ganun. Wala, alam mo, kaya hindi tayo umasenso eh. Yes. Napakagulang ng ibang mga Pilipino. De, parin Vic, baka siguro rin, kaya hindi po sila ginaganda ng servisyo nila. Dahil walang nakakarating na reklamo sa kanila. Ay, ngayon. Diba? Ayun. Diba? Baka siguro, ito, eye-opener na rin po ito sa mga negosyo. Parang, tapos yung ibang tao, poprotektahan nila yan. Eh? Mga tao, may kilala akong ganun eh. Oo nga. Uy, nagreklamo yung isang plate ng... Bakit? Oo nga. Hindi naman yun ang binanggit ko, iba. Oh, wala naman akong binanggit. Mga tao ito kayo. Ito pong sinasabi ho namin ay pangkalahatan ho ito ha. Wala ho kami tinutukoy hong makumpanya ho dito. Diba? Kung kayo po ay nasaktan, eh malamang kayo ho yun. Bibili ka ng siopaw, te-take out ka ng siopaw. Walang sauce ng siopaw. Eh, importante ho yun. Oo nga. Importante ho yun, pa. Siguro... Ibili ka na kare-kare, walang bagong. Ano ba? Oo. Diba?
Huwag ho tayo magulang. Kaya so dalawa ho siguro ngayon. Para at least hindi magkaroon ng problema. Ba? Mismo may ari ho or mga staff ho ng isa pong fast food chain or kumpanya, right. Tingnan ho ninyo. Right. Per order, tingnan ho ninyo kung tama ba yung mga nailagay ninyo sa inyong pong supot. Oo. Yun naman pong ito. Customer, dapat tingnan rin po niya kung tama rin po yung mga order. Last week. Yes. Yung mga Japanese na restaurant, nag-take out kami. Ready na ho. Chinek ng kasama ko ni Jen. Pagbukas niya, ay kulang pa ho ma'am ng ano. Bakit niya alam kung ano ang kulang? Bakit niya alam kung ano ang kulang? Oh. Kulang pa ho ng sushi. O bakit mo alam? Tapos sinabi mo, eto na, ready na. Naku. Mga ganon, kung hindi mo in-inspection yun. Sila nagkakain nun? Ang pangalan ng restaurant, dalawang letter T. Mukhang alam ko yun. Dalawang letter T. Oo. Bakit mo alam? Oo nga. Na may kulang. Oo. Di ba? Parang, ano yung, dapat alam mo, bagay, DTI naman, wala. Puro SRP lang ang alam yan eh. Or puro imbestiga, wala naman nangyari. Puro imbestiga. May SRP, ipatupad ninyo. Kawawa ho ang mga tao ngayon, dahil karamihan ho ngayon, home delivery yun. At saka take out. Pati nagmamadali. Hindi diba? Na ho na-check. Nagmamadali. Tapos kung magre-reklamo ka, isipin nung bumili, ayaw ko nang bumalik doon. Sinabotahe mo. Or ayaw ko nang bumalik doon dahil baka diba? Mahabang pila. Ay nako, tumigil ho kayo ha. Huwag kayong masyado. Ay nako, hindi ba? Yun, magandang ano, at least na-inform natin ang ating mga kababayan ha. Para ho, maiwasan ho yan, tayo na ho ang maggagumawa ng due diligence. Ang lalaki ng kumpanya ninyo, wala kayong natupang kundi manggulang. Baka hindi naman siguro may ari, may problema. Well, baka staff lang siguro yan. Baka diba? Meron pong ginagawa hong kalukuan yung mga staff. Alam mo, Tobi, ano? Alam mo sa Amerika, alam mo yan? Yeah. Ang mga take-out order, ang takip is transparent. Tama, nakikita mo. Kita mo kagad. Dito, styrofoam na... Ubod ng dami, tsaka bakit ang daming scotch tape? Para hindi mo ma-inspeksyon. Ako pa. dapat baguhin siguro po ang estilo ng mga fast food chain, ha? Or di kaya mga restaurants. Isa pa, hamburger store. Ang umpisa, letter J. Jawok na Morski. Yung hot chocolate nila, yung... styrofoam cup, kalahati lang ang laman. Naku. Ay, hindi ko alam. Hindi kayo natapon. Bakit tatapon? Walang bakat dito ng tsokolate. Oo nga, no? Or sasabihin nila, sir, baka tumapon. Wala kang problema ron pag tumapon. Kasalanan ko yun. Bigyan mo ako ng puno. Kaya yun ang binayaran ko. Kalahati lang. Letter J lang, ha? Wala akong binanggit. So siguro ito ay ano naman. Paalala ho ito, ha? Bagamat wala pa hong nakarating sa mga kinaukulan, yung mga problema ngayon, mga complaints yan, kayo na hong gumawa ng inyong pong mga measures. Ipalis ayusin nyo na ho yan. Hindi ko alam kung ano yun eh. Ano ba yun? May puntos ba yun? Pag... Boss, yung umorder, hindi ko binigyan ng ketchup. Lima ho yung hindi ko naibigay. Sige, may points ka. Pero mo, ang order mo eh, 75 trillion pesos. Walang tissue, walang kutsara. Ayan, yung mga kagulangan ninyo, ha? Yung pansit Malabon, alam niyo yun, sa Katipunan. Alam niyo yun. Di ba brand yung ano? Brand yun, ano? Hindi. Pakalaro tindahan, initial L.I. Wala eh, napipikon ako. Ilang beses na yan. Mali ang order. Huwag niyo lokohin. Yan ang binayaran ko, bibigay niyo sa akin. alam mo kung bakit? Nagugutom kasi ako eh. Naku. Nagugutom ako, nagkikrib ako ng panda. Umayos kayo ha. Naku, patay kayo. Dito, pwede ho yan. Pero wala akong binabanggit. Sa iba yan, may memo na ako. Alika na, balita na tayo. Ito, si Mon Samson. Paring Mon, meron rin pong mga ganito pong mga problema. Sabi niya, nangyari sa akin yan. Nakita mo? Sa isa pong fast food chain, bumili ako ng ganito. Tapos pag uwi ko, wala pang butter at syrup. alam ko yan. Parang ang initial niya, letter M. Di ba? Mener. Mener. Tama ka dyan. Letter M. Ito pa. Bumili ako ng kape. Pag uwi ko, malamig ng kape. Alam mo ba sa Amerika? Ay, nako. Yung nakuryente sa hamburger chain store, tinirimanda niya yung ano. Sa Amerika kasi yun. Nasaan yun, di ba? Nasa parang YouTube. Sa Amerika kasi, dito sa atin walang ganun ang eh. Ang ibig ko sabihin, ang servisyo nila, ang care nila sa mga customer, ganun-ganun na lang. Mataas pare, mataas ang level of ano, service sila doon. Umorder yat, yung umorder ng kape, tinake out niya. Oo. Pag inom niya, napaso siya. Tama. Nanalo yung tao. Oo. Dito. Dapat nilagay doon na hot.
Oh, dito na sa kutika pa. Sir, baka sinabotahin nyo. Oh. Baka sa paking gitara, sinabotahin nyo. Layo lang. Siguro, yan isa siguro dapat itong ano. Oh, dapat atupagin po, hindi lang ng mga kumpanya, atubagin po to ng ating po mga mambabatas. Oo, oh, isa yan. Kung bakit nagagawa po sa Amerika na konting mali lamang na isa pong kumpanya. Ay. Eh, natatakot sila sa kaso. And the next time na umorder ka, libre. Tama, oo. Libre. Dito. Eh, dito, parang tayo po ay nagiging alipin ng mga kumpanya. Yung customer pa ang parang nagmamakaawa. Yun, tama. Parang tayo pa may atrasa sa kanila. Tumigil kayo, yung mga hamburger chain store na yan, ha? Yan. Oo, di ba? Buti pa yung isa, eh. Yung lagi ko ino-orderan. Oo. Sa Nepanay Avenue, letter T yung pinang. Mayos ay isyo, eh. Diba? Ang pangalan niya ta, Tamburger. Tamburger. Oy, by the way, bukod doon dyan sa aming pong pag-iingat sa inyo pong binibili yung mga produkto, ha? Yung bagyo, yung itong bagyong Opel po, ay nag-landfall na po ito sa may Canavid sa Eastern Samar. At bagamat mahina lamang pong bagyo, 45 kph, pero medyo may dala na rin po yung ano, ha, malakas na hangin. Problem there is the landslide, eh. Yeah. Yung landslide. Dahil nga ho, sa sobrang lambot na ho ng lupa, dahil tuloy-tuloy ang buhos ang ulan, mag-ingat po tayo kung kayo po'y malapit po sa mga bundok. Ha? Ngayon pa lang. Iwas na ho kayo dyan. Iwas. Kayo. Yan ang sinasabi ko dati sa mga tao. Once na malaman ninyong medyo may unos na, may sama na ng panahon, ano na, alisto na kayo, ready na kayo. Para mga mga mangingisda, huwag na ho kayo wala ho kaming kakainin. Siguro naman isa, dalawang araw, hindi naman ho makakasama. Trouble, eh. So, ito pong bagyong Opel po ay nag-landfall na, pero ibang characteristics ng mga bagyo ngayon, parin Bic, ha? Oo. Minsan po ay nag-multiple landfall. Oo, yung maraming ano. Di ba may mga ganun, eh? Hindi lang mo isang beses, kundi dahil nga ho sa sobrang lakas at iba ng uri ng mga bagyo. Oo. Minsan, eh, talagang nagtitriple landfall. Multiple. Mag-ingat po tayo. Ang next na tawag ito, pupuntahan ng Opel, Typhoon Opel, ay ang parte ho ng Bicol Region. Quezon, yan ito, sa Camarines Sur, Oriental Mindoro. Correct. O, so mag-ingat po tayo. Masbate area, yan, Albay, Catanduanes. Rubicol, Bicol. So kayo po ang hahagipin po nitong bagyong Opel. So mag-ingat po tayo, ha. At makinig po sa mga updates pa, kung ano po. May signal number 1 na rin po, ha. Sa mga lugar na nanabanggit ho namin. And of course, yung mga local government unit. Medyo inaabisuhan din natin na andito lang po kami kung may kailangan kayong tulong from the national government. Yun. Bukas ho ang aming linya sa DWIC. Mm-hmm. And diba? Bukas ho yan. Magandang umaga kay Governor Benny Bardone. O yun, sa Eastern Samar po. Eastern Samar. Parang dito lang kami, ha. Sinusubukan namin ho siya tawagan. Pati ang NDRMC para alamin ho natin kung ano mga gagawin nun nilang mga preparations, so di kaya tulong na pwede ho nilang mayabot po dyan. Dahil I'm sure ang ating pong Pangulong Duterte at ang Malacanang very concerned kapag meron po mga ganito po mga weather system po tayong nangyayari po sa isang particular. Dahil pinakamahirap na pagkakataon, paring Alex, ngayon, kung sana wag nga matuloy ang bagyo nga, wala maapektuhan. Dahil ang hirap pagsamasamahin ng tao ngayon. Yes. Diba? Sa mga evacuation centers. Oo, yan ang pinakasugal sa lahat na gagawin mo. Eh, mabuti na lamang, speaking of evacuation centers, bakante ho ang mga paaralan ngayon. Yeah. Dahil nga, wala pong pasok sa paaralan, kaya nasa bahay-bahay ho sila. At saka walang internet signal. yun lang ang problema. Isa pa yan. So, pwede ho niyong gamitin na mga evacuation centers, ito pong mga paaralan ngayon. Pero, sana, huwag nyo naman pong dungisan or dumihan. Ingatan ho natin ang mga paaralan dahil baka siguro by next year makakabalik na ho atin po mga estudyante. And now pa lang siguro, yung mga government agency like for example ang Department of Public Works and Highways, sa mga lugar na dadapuan ng bagyo, i-preposition na yung mga equipment para mabilis ang responde. Hindi, dapat ang mga LGUs po, LGU, meron kayong mga sarili na ho ninyo. Hindi rin kayo nag-aabang pa ng national government, magpapadala pa ng mga heavy equipment. Ita-travel pa, eh. I-invest na ho ninyo yan dahil tayo talagang daanan ho ng bagyo. Oo, dahil tandaan po natin, napakahirap po ngayon mag-request ng gamit kung manggagaling sa malayang lugar. Bakit po? Yung pandemya, number 2, sigurado walang signal yung mga telcos na yan. Yeah. Di ba? Kaya mahihirapan ho tayo.
Okay, susunod na po ang IZ Balita Nationwide. Ito na, winner, ang ating po mensahe mula kay Boss Edgar Cabangon. Good umaga po. O, nakita pala kayo nung ano, no? Kay Ma'am Sharon din, yeah. Nakita ko ni Boss Edgar. Okay, ang aga pinadala. Oy, good morning kay Boss Eli Aligora. Ayun, Boss Eli, magandang umaga sa iyo, ha? Good Eli! Ito, alas 4 na madaling araw, gising na si Boss Edgar. Ah, ganun? Oo. Ito agad pinadala niya. Pakinggan ho ninyo. Go. Let's appreciate life even if it's not perfect. Correct. Contentment is not fulfillment of what we wish for, but an appreciation of what we are blessed with. Remember, not everyone is given the chance to grow old. So let's appreciate and thank God for waking us up every morning to face the new challenges of the day, well-rested and refreshed. Salamat po. So yung mga sa mga walang tulog, eh, ngayon pa lang, magpahinga na ako kayo. Kaysa sa walang gising. Walang gising, mahirap po yun. Please stay safe daw, ha? Stay safe po. Guard, thank you so much po sa inyong mensahe. Alright. Ito po, IZ Balita Nationwide. Thank you so much sa pagsama po sa isang oras na talakayan. Dito po sa Santos at Lima, Lima at Santos sa 822. Alex Santos po, todong lakas na. Big Daleon Lima, todong balita pa. Santos, Lima. Lima Santos. Ngayon sa DWIZ.